siya. LBC. O, ito na nga po yung iniintay ko pong visa. Sana po. Oh my God. Paano ba itong binuksan? Parang hindi ako marunong magbukas nito. Alam ko po nito, dudukutin ko lang yung passport ko dito. Paling gugupit, magugupit lang po ako na to be open only. Tingnan po natin. Kasi first time ko pong mag-ganero, hindi ko po alam kung paano to i-open. To be open only by United States Immigration or Public Health Service Officer, this is your visa. Oh my God, this is my visa na! This is your visa. It must be surrendered to the United States Immigration Officer at Port of Entry. My God! This is it na, mga guys, mga kamamshi. My God, I'm so happy! So, yun lang po. Update ko lang po yun sa aking long journey. I start to process this my visa K1 PNC last 2019. And then, but before that, ay nagpaanal pa po ako ng marriage. It takes so long. That yun po ang nagpatagal sa akin sa interview. And dun po na focus ang tanong ng consul about my annulment. And about po doon sa aking petitioner na PNC, wala pong question sa kanya kasi all are complete papers. And yun po, nagawa ko na. And then, alam naman po ninyo yung annulment, it's take 4 years to process. Kasi unang lawyer, nagka-problema. And then, nag-second option kami, another lawyer, ayun. Nag-success naman po. Kaya lang po, doon sa pangalawa pong lawyer, na-process naman po niya. Kaya lang, ang problema, puro reset hearing. Pag wala po ang judge, reset na naman po yung hearing, schedule. Pag wala po si attorney, reset din po yung hearing. Yun po ang problema. Pero, naalala po siya last 2019. And, ito na nga po. Happy na po ako nung maanal na po yung marriage ko dun sa una ko. And, saka po kami ngayon, nag-apply ng PNC ko. Nag-start kami mag-process ng K1 PNC visa. And then, it takes also a year. And then, after that, 2020, yun na nga po, na ano na po namin, naglakaran na po kami ng mga apply sa website, ang daming mga hinahanap, fill up the form, buy online, para register. And then, within 1 year, na kakatanggap po kami ng letter sa embassy na okay na po, approved na. And then, nagpa-medical na po ako, okay na po yung medical. And, it's something very big problem after my medical. Excited na po ako magpa-schedule ng US interview. And then, sasama po ng palad, inabot po ng totally lockdown. Kaya, na-extend po yung aking form, yung aking pag-apply at pag-alis. And then, it's almost 2 years po. And then, nagbumalik na po noong 2021, kaya lang, para pong nagsabay-sabay po yung hindi po lahat ay pinapayagang ma-interview or makaalis papuntang US ng 2029. Inuuna po yung mga unang aplikante na stuck sa embassy. And then, ang dami po. And then, hanggang sa na-expire na po yung aking medical. And then, nag-try po uli ako ng second medical. Hanggang nga po ngayon, 2022, ito na po yun, dire-diretso na. And so, ayun po ang aking kwento. Hindi ko man po na maikukwento sa inyo kasi ang haba-haba ng aking journey.
maraming balakid sa aking buhay, lagi nakakapit. And finally, for a long, long years, sana po ito na po yun, aking tao po dito, ang aking resulta sa aking paghihirap. Halos po gusto kong sumigaw, na gusto ko nang sumuko, na pero hindi dapat. Kasi ito na po yung nasimulan, kailangan pong tapusin at para po magsama-sama na po kami dun sa US ng aking fiance at ng anak namin. Kaya lang po, ang malungkot, hindi ko po namin maisasama yung anak kong panganay kasi overage na po siya, baka next process na lang. So, iyon po, i-update ko po kayo sa aking mga susunod pang mga vlog. And, okay. See you guys. See you on my next video. And, I'm so happy today because ito na po siya. And sana tuloy-tuloy na po at wala nang problema pa. Meron pa rin po siguro, pero okay na yun. Ito lang. Don't forget to subscribe my channel, like and share. And thank you. Thank you for watching. And sana po mag-subscribe pa po kayo sa aking channel. Yung mga hindi pa po nagsasubscribe. Bye for now!